Every breath, oh,
Convey what your love.
blood, and we are rejoicing because he is our God. Amen. 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 And for those people who are watching, we have an announcement that every Sunday here in our place, 3344 San Jose Avenue, Daily City, kayo po ay aming kinukumbida na makibahagi sa kagalakan na meron po kami dahil sa aming buhay na Diyos, na pwede nyo rin maging Diyos. Amen. Amen. That you can depend on. Hallelujah. We thank the Lord. At doon naman po sa mga nagnanais na makabahagi ng aming mga Bible studies at prayer meetings, kinukumbida din po namin kayo. At kung kayo po ay ginigising ng Diyos ng maaga at kayo nagigising, kinukumbida rin po namin kayo. Monday through Friday, meron po tayo prayer meetings or intercessory prayers. At gayon din po, tuwing Tuesday, yun naman po yung church intercessory prayer meeting. Invited po kayong lahat. At sa Friday, meron po kaming treading the land. Kaya angkinin po natin yung para sa Diyos. Lahat po ng ating tinatapakan, ginugulungan ng ating mga sasakyan, idinideklara po natin na ito ay pag-aari ng Diyos at tayong mga anak niya ay mayroong karapatan at kapangyarihan na iyon ay angkinin. Amen. Kaya hindi po tayo babase sa nakikita ng ating mga mata, kung hindi sa nakikita ng ating espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin, yung ating mata, ng ating espiritu, ng ating mga puso. At salamat sa Diyos dahil binibigyan niya tayo ng tengang marunong makinig sa Kanya. Kaya po, we thank the Lord for today. At higit lalo, ihanda po natin ang ating mga puso para tanggapin yung ibibigay ng Diyos sa ating pagpapala sa umagang ito sa pamamagitan ng ating anointed Pastor Frank Martinez. Palakpakan po natin ng Diyos. Praise God. Amen. God is good. Amen. Truly God is good. God is awesome. Salamat po. At purihin ang Panginoon. Thank you, Pastor Evelyn. Of course, Pastor Cesar, the praise team. So, good morning, church. How are you today? Yes. Praise the Lord. Bless po tayong lahat. Amen. Kaya nga po, purihin ang Diyos at welcome nga po ang lahat dito po sa malawakan gawain ito ng Bride of Christ Church. Napapanood tayo sa buong mundo ngayon. Ano po? Through Facebook and YouTube, of course. Nagpapasalamat tayo sa dalawang social media platform nito, sa Facebook through sa CEO Mark Zuckerberg. Thank you, sir. At ganun din po sa mga management po ng YouTube dyan sa San Bruno, California. God bless you. Of course, sa lahat po ng kasama natin dyan ngayon, kasama natin sa pananambahan dyan sa Montrose, Sacramento. Dyan po sa Montrose, Sacramento, sa Elk Grove, sa party po ng Oakley, California, dyan po sa Mountain House, sa Lake Rock, of course, sa Asia, sa Africa, sa Europe, South, North America, and even sa Antarctica. One thing I know, palagi po nating sinasabi, God loves you. Sabihin nyo nga uli sa katabi ninyo, ngitian nyo, God loves you. Amen. Mahal kayo ng Diyos. Amen. Mahal po tayong lahat ng Panginoon. Mahal tayo. Amen. Praise the Lord. Kung hindi nga ba tayo mahal ng Diyos, narito tayo ngayong umaga. Amen. At naglilingkod sa Diyos at nandito po tayo sa pinaka-safe na lugar kung saan ipinangangaral ang salita ng Diyos. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Meron po tayong kalayaan, meron pong kagalingan. Kaya nga po itong service natin ay worship and healing service. Pagkatapos po, yung pong pinagpe-pray natin sa pagsamba sa Diyos, ganun din po sa pagpe-pray natin ng mga may sakit karamdaman. At ang Diyos po ay gumagawa ng himala. Amen? Kaya po sa mga nanonood sa atin, kasama natin, kung mayroong mga sakit karamdaman kayo, mag-pray po tayo. Kung nandito lang po kayo sa paligid, pumunta po kayo rito at ang Diyos ay gumagawa ng himala dito po sa lugar na ito. Amen? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umaga po ito. Praise the Lord. So, April 14, 2024. Purihin ang Diyos. At sa umaga po ito, dako po tayo sa ating declaration. May request everyone to stand up, please. Tumayo po tayong lahat. At atin pong i-declare ito, gawin po nating panalangin ang ating mga puso ngayong umaga. So, Father God, we want to be guided, taught, prepared, and moved by God, Holy Spirit, in our own personal life and in the ministry. Lord Jesus, we declare, we receive, and we believe that this day is 10 times better than yesterday. We just to be healthy. We just to have long life. We just to be blessed. We just to be anointed by you, guided by you, protected by you, provided by you. We entrust everything
into your hand our physical body, our soul, and our spirit. The way we speak, the way we think, the way we act comes only from you. Direct our step today in Jesus' name. Amen. Let's give a clap offering to the Lord. Yung pong pinakamalakas na palakpak ng papuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Sa umaga pong ito, ang ating pong topic is about praise and worship. Praise and worship. So, papuri at pagsamba. So, paano po ba yung tunay na pagpupuri at pagsamba sa Diyos? Amen? So, praise to express approval or adoration. Worship, the act of feeling of adoration, the act of feeling or of respect and honor. Kaya nga po tayo narito po sa pagsamba sa Diyos. Amen? Sumasamba tayo sa Diyos na buhay. Amen? Sapagkat ang ating pong Diyos ay buhay. Kaya po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So you may be seated. Makakaupo muna po tayo. At umpisan po natin ang ating text by this morning. Tingnan po natin ang Acts chapter 16, 6 to 10 ngayong umaga. At titingnan po natin sa buhay na po natin kung paano tayo tunay na sasamba at magpupuri sa Diyos. Excited po ba tayo sa pagpupuri sa Diyos? Alam po natin na kaya po tayo pumunta rito sa lugar na ito upang magpuri at sumamba sa Diyos na buhay. Amen? At alam ko po na pag tayo sumasamba, meron, binibigay natin yung todo sa buhay po natin. Amen? Ganun tayo, ganun natin i-honor yung ating mahal sa buhay. Lalo't higit ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon na siyang tumawag po sa atin. So we begin by reading Acts chapter 16, 6 to 10. Ang sabi naman na kasulatan, when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. So passing by Mysia, they came down to Troas. And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, come over to Macedonia and help us. Now after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. So Paul and Silas wanted to preach the gospel in Asia, but they were forbidden by the Holy Spirit. Sila ay pinigil ng banal na Espiritu. This is very surprising. You know, preaching the gospel is a command of the Lord, but the Holy Spirit forbade him to preach the gospel in Asia. Alam natin ang Great Commission, alam natin ng Diyos ay nag-uutos sa atin upang i-share ang gospel, pero makikita natin sa istorya nito, the Holy Spirit forbade him to preach the gospel in Asia. What does this tell us? You know, the Holy Spirit is the director of mission. The Holy Spirit is the director of mission. Hallelujah. Kaya yung mga missionary, yung mga pumupunta kung saan, hindi dahil sa kanilang sarili, kaya sila pumupunta ron. Ang direkto, ang Holy Spirit ang nagbibigay sila ng kakayahan. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa kanila ng permiso para pumunta doon sa lugar na yon. So the Holy Spirit is the director of mission. In other words, while it is true that we must preach the gospel, yet we cannot just go anywhere. The Holy Spirit must lead us where to preach the gospel. Amen? Hindi basta-basta tayo nagsishare ng gospel kung saan-saan, ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng direksyon kung paano ang ating gagawin. So Paul and Silas received guidance from the Spirit in a vision where a man from Macedonia pleaded for them to come and help them. So they immediately went to Macedonia. So they went to a city called Philippi, a part of Macedonia. Titingnan natin sa mapa. So they prayed and preached the gospel to a group of people by the riverside. There they had a convert by the name of Lydia. She and her household were baptized. So then one day, they cast out an evil spirit from a slave girl, and she was delivered. But the master of the slave girl complained before the authorities.
titingnan natin ang story. And so Paul and Silas were arrested, beaten with many stripes, and thrown into the dungeon. Imagine, nagsishare ka ng gospel. Paul and Silas obeyed the Lord. They preached the gospel, cast out evil spirits, and had converts. But now they are in jail with many stripes, and their hands and feet are tied. What do they do now? So ano ang kanilang gagawin ngayon? Perhaps we may be tempted to complain. If this happened to us, nagsishare ka ng gospel, nagbibigay ka ng traps, pero nakakaranas ka ng persecution, maybe we could say, Lord, we were doing your will. But why are we now, we are now in jail and badly beaten? You know, Paul and Silas did not complain. Kung babasahin natin ang Book of Acts, hindi sila nagreklamo doon sa nangyari sa kanilang buhay. So what happened? In Acts chapter 16, verse 25 and 26, tingnan natin ito. But at midnight, nung sila nandun na sa dungeon, nandun sila sa kulungan, sa pinaka-loob-loob ng kulungan. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns or praises to God. And the prisoner were listening to them. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were open and everyone's chains were loose. Hallelujah, what happened? Point number one, you know, praise brings the presence of God. Praise brings the presence of God. Pag tayo pinagpupuri sa Diyos, bumababa ang kanyang kapangyarihan. Bumababa ang kapangyarihan ng Diyos habang tayo nagpupuri. At kitang-kita ko po kanina kung paano nadadama ko ang presensya ng Diyos na buhay. Habang tayo kumakanta, nagpupuri sa Diyos, ang kanyang presensya ay nandito po sa ating kalagitnaan. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. So at midnight, Paul and Silas were praying and singing praise unto God. You know, it is said that midnight is the darkest part of the night. That was the actual condition of Paul and Silas. They were in the darkest moment of their life. So what do we do in the darkest moment of our lives? Pag nakakaranas tayo ng madilim na karanasan sa ating buhay, pag nakakaranas tayo ng mga problema sa buhay, alam natin, parang wala tayong kasama, anong gagawin natin sa ating mga buhay? You know, pray and sing praises unto God. Pray and singing praises unto God. Huwag tayong magmukmok sa isang tabi para bang wala nang, para ba tayong malungkot na malungkot? Parang wala nang pag-asa. Ang gawin po natin, magpuri tayo sa Diyos. Magpuri tayo sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Magpuri po tayo sa Diyos. Bababa ang kanyang presensya. Paul and Silas were praying and singing praises. Suddenly, the presence of God came down in that dungeon. The Word of God says that God inhabits in the presence of His people. Amen? Psalms 22 verse 3. Ang presensya po ng Diyos, every time na ang mga anak ng Diyos ay nagpupuri, nandun po ang presensya ng Diyos. Amen? Nadadama po natin yan. Tuwing tayo ka, aawit sa Diyos, magpupuri sa Diyos, tutugtog, aawit sa Kanya ng mga papuri, pasasalamat sa Diyos, ang Kanyang presensya ay madadama natin. You know, God's presence came down in the jail as Paul and Silas were singing praises. And look at what the Lord's presence did. Anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi ng banal na kasulatan, the foundation of the prison were shaken. Nagkaroon ng lindol. They were shaken. All the doors were open and everyone's chains were loose. Nabuksan ang mga pintuan at yung mga tanikala, nalagot ang mga tanikala. Hallelujah, hallelujah. Pag tayo po'y nagpupuri sa Diyos, nabubuksan ang mga pintuan. Amen? Nabubuksan ang mga pintuan, even kung meron sinarado yung pong doors of freedom, doors of opportunity, doors of blessing, doors of healings. Nagagana po sa buhay po natin. Kung merong mga nasaradong punto, bubuksan ni Lord. Amen. Amen. Kung merong nasaradong trabaho, bubuksan ng Panginoon ang pinto. Hallelujah, yung mga doors of opportunity, ano pa? Na, yung chains of poverty, yung mga tanikala ng kahirapan. Tanikala ng kahirapan ng buhay, malalagot. Tanikala ng sickness, tanikala ng mga vices, chains of sickness, chains of vices,
Mawawala po yun. Ano ang sekreto? Praise. Pray and singing praise unto God. You know, praise is a weapon against the enemy. So for the enemy, counterattack Paul and Silas, and this resulted in their being thrown into the jail. Hallelujah, natake sila ng kaaway, but when Paul and Silas prayed and sang praises, the presence of God came down, thereby casting out the enemy and his works. At alam po ninyo nangyari. Ano nangyari? Merong purpose pala sila ron. Alam po ninyo, yung jailer, magpapakamatay na lang yung jailer, yung namamahala sa kulungan. Kasi akala ng jailer, nakatangkas ang mga bilanggo. Kaya nga sabi ng jailer nung makita ni Paul, narito kami. Kaya ang jailer sabi na, what must I do to be saved? Ang sabi ng jailer, kila Apostle Paul and Silas, ano ang gagawin ko para maligtas? Anong sabi ni Paul and Silas? Anong sabi niya? Sinabi ba niya na ikaw ay kung ano pa man ang gawin mo? Pero direct to the point ang sinabi. Ang sabi, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas, pati ang iyong sambayang. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise bring the presence of God. Ano pa? Praise binds the enemy. Pag tayo po'y napupuri sa Diyos, ginagapos ang kaaway. Amen. Naranasan ko po yan, nakita ko yan. Dati pa, nandun pa tayo sa Pilipinas noon, dinadalang maraming mga sakit, karamdaman. Ipinagpe-pray. Inaalihan ng Diablo, inaalihan ng demonyo. Yung mga tao matitigas ang ulo, dinadala. Alam po ninyo, ginagapos. Nagagapos. Ibig sabihin, yung mga demon possession, nawawala. Natatanggal yung pagiging demon possess, ipinagpe-pray. Ano ginagawa? Habang nag-aawitan ang praise and worship team, bumaba ang presensya ng Diyos. Alam po ninyo, yung mga body spirit, kumisang nagtatakbo yung tao, pumapasok doon sa pananambahan, alam natin ginapos ng Panginoon. Ginapos ng kapangyarihan. Habang nagpupuri ang mga anak ng Diyos, ano mo, na-release yung tao. Na-release. Kaya nga po ang sabi ng Psalms 149 verse 6-9, ang sabi, let the high praises of God be in their mouth and a two-edged sword in their hand to execute vengeance on the nation and punishment on the people, to bind their kings and chairs of their nobles and fetters of iron, to execute on them the written judgment, dishonor have all his saints. Praise the Lord. So our praises unto the Lord bounds and cast out evil spirit. Naka-cause out ang mga evil spirit. Yung demon possession mawawala. Amen? Kasi ang isang taong wala sa Diyos, under siya ng espiritu ng kaaway. Amen? Kaya pag tayo pinag-aawitan, sumasamba sa Diyos, alam po ninyo, nagkakaroon din ang salvation ng mga tao. Nakakalaya ang mga tao. Amen? Kasi ang kapangyarihan ng Diyos, siya ang gumagapos, nagpapalayas sa masamang espiritu. Ano pa? Praise confuses the enemy and brings victory to the people of God. Ito ay nagbibigay ng tagumpay sa mga kapangyarihan, sa mga anak ng Diyos. Amen? Sa istorya ni Jehoshaphat, dito po sa 2 Chronicles chapter 20, 21 to 23, you know, Jehoshaphat, king of Judah, was faced with a great multitude of enemies. Mababasa natin sa 2 Chronicles chapter 20. So the king and the people of Judah fasted and prayed to the Lord. Ang sabi ng verse 21, then Jehoshaphat appointed those who should sing to the Lord and who should praise. Now, when they began to sing and to praise the Lord, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. For the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir and utterly killed and destroyed them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. So the princes of Judah confused their enemies. Ano nangyari? In their confusion, these enemies fought each other and killed themselves. Sila-sila po ay nagpatayan. Walang ginawa.
ang mga anak ng Diyos, kundi umawit ng papuri sa Diyos. Amen. Umawit ng papuri sa Diyos. You know, Judah means praise. So the people of God had a great victory. Why? Because they praised the Lord. They praised the Lord. Yan lang po ang panlaban natin. Kung mayroong mga bad spirit sa inyong mga tahanan, kanta, umawit tayo. So, ang tanong, does God stop being God if we do not praise Him? Do our praises to God make Him a bigger God? Of course not. God remains to be God with or without our praises. But why does God command us to praise Him? Because praising God, as we have previously discussed, bring down His presence and brings victory to us. Amen. Praise also binds the enemy and casts out him out. Bumababa ang presensya, kaya napaka-importante na tayo po ay nagpupuri sa Diyos. But there is another effect of praise. Listen carefully. Isang ilustrator. Have you ever seen a little child? Very lovely and cute. So you decided to embrace and kiss the child and you said, what a lovely child. Oh, such a very sweet child. How beautiful you are. That was your reaction. But another one saw the same child and he just looked and remained silent. Who do you think enjoyed the child more? Certainly you. You express your praise aloud. In other words, praising God will make us enjoy Him more and appreciate Him more. Amen? Ini-enjoy natin ang Diyos every time na tayo magpupuri sa Diyos. Alam natin ang presensya ng Diyos ay nasa atin, hindi ba gumagaan ang ating kalooban? Na-enjoy natin ang presensya ng Panginoon. Kaya kahit nasaan tayong lugar, nasa tahanan, maaaring nasa trabaho tayo, yung break natin, saan man dako tayo, ang mahalaga, nagpupuri tayo sa Diyos. Ano pa? Praising God in a loud voice. Praising God in a loud voice. Pag nagpupuri ka sa Diyos, meron ba nagpupuri sa Diyos na tahimik? Parang wala lang. You know, one day the Lord Jesus was met by His disciple and the whole multitude began to rejoice and praise God with a loud voice. Ang sabi ng Luke chapter 19:37. For all the mighty works He had seen. Sila nagpuri sa Diyos. Malakas ang kanilang boses. You know, ano nangyari? The Pharisees were scandalized by this very loud praising of God. So they asked Jesus to rebuke the disciples. Ang sabi ng mga Pharisees, tingnan mo yung mga disipulo mo, ba't napakakaingay ng mga born again Christian na yan? Bakit napakakaingay sila umaawit ng todo-todo? Ano ang sabi ni Jesus? Listen to the answer of the Lord. Ang sabi niya sa Luke chapter 19 verse 40, I tell you that if this should keep silent, the stone will immediately cry out. Amen. Hallelujah. Kung hindi, ang uutusan ko ang bato na silang magpuri. Nagpupuri po ba tayo sa Diyos? Amen. Kinakailang nagpupuri tayo sa Diyos, even kahit nag-iisa tayo sa anong lugar, i-praise natin ang Panginoon. God wants loud praises. How people praise in heaven. Paano po mag-praise ang mga tao sa langit? So dito, tingnan natin. In Revelation chapter 19 verse 6, of course, sasagutin tayo ng Word of God. In Revelation chapter 19 verse 6, we find, ang sabi ron, and I heard, as it were, the voice of a great multitude as the sound of many waters and as the sound of mighty thundering saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigns. Yan ang awitan nila ron, malalakas. Hallelujah, this will be our occupation in heaven. We will be praising and worshiping God. Yan lang po ang gagawin natin pag nakarating tayo sa langit. Amen. Amen. Pero importante, makakarating ba tayo sa langit? Pero niya nagsabi, hindi ka nga nakakarating sa church, sa langit ka pa makarating. So importante, amen. Yan po ang magiging gawa natin sa langit. So how loud are the praises in heaven? The description are as of the sound of many waters and as the sound of mighty thunderings. So many waters would refer to many waterfalls. Parang Niagara Falls o yung mga falls. Di ba? Pa yan. Ibig sabihin maingay.
many waters will refer to many waters, Paul, which must be very noisy. Mighty thunderings will signify great and loud noises. So heaven must be a very noisy place. Amen? Maaaring maingay na lugar kasi nagpupuri sa Diyos. Walang tahimik. Walang nagbumukbok sa tabi kasi wala nang problema. Wala na namo problema ron. Wala na namo problema. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Wala na namo problema sa trabaho. Wala na namo problema sa sakit karamdaman. Wala na namo problema sa asawa. Walang namo problema. Kasi yon ang mga tao ron nag-aawitan, nagbibigay ng papuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, hallelujah. So, how we praise God? Paano natin pupurihin ang Diyos? How do we praise the Lord? The Word of God tells us how. Kung paano? Una, anong sabi ng Psalms 47 verse 1? Clapping hands. Palakpakan nyo nga po. Clapping hands. Anong sabi? Oh, clap your hands, all you people. Pumalakpak kayong lahat, may awit at tuwa. Ibig sabihin, pumapalakpak. Meron bang pumapalakpak ng hindi masaya? Hindi natutuwa. Pumapalakpak ka ba ng hindi ka natutuwa? Kaya nga napaka-importante. Clapping hands. Sabi, clap your hands, all you people. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Ano pa? Shouting. December 47b. Ang sabi, shout to God with a voice of triumph. Sumigaw sa Diyos na mayroong tagumpay bilang papuri sa Diyos na dakila. Hallelujah. Ano pa? Singing. Of course, singing. Psalms 95 verse 1. Ano sabi? O come, let us sing to the Lord. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon, siya'y awitan. Awit. Ang papuri sa Diyos, umaawit tayo. Umaawit tayo sa Diyos. Ano pa? Bowing. Ano sabi ng Psalms 95 verse 6a? O come, let us worship and bow down. Bow down, tayo po ay lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay galang. Ibig sabihin, may reverence, sumasamba tayo, umaawit tayo, nagbibigay tayo ng galang. Ano pa? Kneeling. Verse, so letter B, Psalms 95 verse 6b. Let us kneel before the Lord our Maker. Lumuhod sa harap ng ating Panginoong sa ating lumalang. Lumuhod. So ang pagpupuri kasama yung pagluluhod. Ano pa? Lifting up hands. Lifting up hands, itatataas. Kaya na, kumisa nagugulat tayo. Nagtataas ng kamay. Of course, kasama po yan sa pagsamba. Anong sabi ng Psalms 134 verse 2? Lift up your hands in the sanctuary and bless the Lord. Lift up your hands in the sanctuary and bless the Lord. Sa loob ng templo, siya'y papurihan, kayo'y dumalangin, nataas ang kamay. Pagpupuri sa Diyos, nakataas ang kamay. Ano pa? With dancing. Umaawit, sumasayaw. Amen. Hallelujah. Psalms 49 verse 3. Let them praise His name with a dance. Amen. Kasama nga pag-awit, pagsamba at pagsayaw. Kasama po ipurihin. Sa pagsayaw, purihin ang kanyang ngalan. Amen. Ano pa? With instruments. Kaya nga po, biblically, gumagamit ng instrument. Ang sabi ng Psalms 150, 3 to 5. Praise Him with the sound of trumpet. Praise Him with a lute and harp. Praise Him with timbrels and dance. Praise Him with string instrument and flutes. So biblical. Biblical po ang ating ginagawa. Sinasamba tayo na mayroong mga tugtugan. Ano pa? Walking and leaping. Walking and leaping. Doon sa istorya ng crippled man sa Acts chapter 3. Ano nangyari nung gumaling ang lalaki? Ang sabi ni Peter, silver and gold I do not have, but what I do have, I give you in the name of Jesus Christ. Rise up and walk. Immediately, gumawa ng himala ang Diyos. Ano ang ginawa ng lalaki? Walking and leaping. Lumakad at palukso-lukso. Praising God. Ang sabi ng Acts chapter 3 verse 8, walking, leaping, and praising God. Lumakad siya, palukso-lukso, nagpupuri. Kaya yung palukso-lukso, pag nakita tayo ng lumulukso rito, nagpupuri sa Diyos. Amen? Yeah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ano pa? Number 6, murmuring is the opposite of praise.
Murmuring is the opposite of praise. Hallelujah. An example of murmuring is found in the book of Numbers chapter 14. Anong ginawa rito? The Lord promised to give the Israelites Canaan as their inheritance. Nangako ang Diyos, ibibigay ko ang inyo sa inyo ang lupang pangako ang Canaan. And the Lord likewise promised to defeat their enemies and to bless them in the land. At yun ang pangako ng Diyos. Lulupigin ninyo ang lahat ng mga nakatira roon. But the Israelites refused to enter Canaan. They murmured against the Lord. Alam niyo yung murmur? Yung murmur, nagbubulong-bulungan, nagreklamo sila. Nagre-reklamo sila. Ano sabi nila sila no? Sa Numbers chapter 4, number 14 verse 3. Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword? Bakit kami dinala ng Panginoon dito? Upang mamatay lamang sa lugar na ito. The Israelites were afraid of the giant, so they murmured. Sila'y nag-complain, sila'y nagreklamo. Murmuring. Hallelujah. Pinangako na nga sa kanila, pero sila hindi nagtiwala sa Diyos. Alam po ninyo, yung murmuring is contagious. Nakakahawa yung pagre-reklamo. Ibinigay na sa kanila, pinangako na sa kanila, pero sila'y nagmo-murmur. Brother and sister in the Lord, alam po ba ninyo na ang lugar na ito ibinigay na sa atin ng Diyos? Amen. Ibinigay na po sa atin ng Panginoon. Amen. This is a done deal. This is a done deal. Tapos na po ito sa Panginoon. Ipinangako ng Diyos, sasamahan ko kayo for over 10 years. Sa lugar na ito, ipinagpipray, pero noon pa lang, ibinigay na sa atin ito ng Panginoon. At nagayon na ang nagkaroon ng katuparan. Amen. Ang mahalaga, walang magmo-murmur. Ang mahalaga, wala na nagbubulong-bulungan, nagre-reklamo. Paano natin gagawin yan? Paano mangyayari yan? Paano natin mabibili yan? Paano natin mababayaran yan? Hindi mo nga mababayaran yan. Ni ako nga, hindi ko kayang bayaran yan. Pero meron akong Diyos. Na nangako, meron akong Diyos na malaki. Meron po tayong Diyos na nangako. Nasasamahan kita, ano man. Merong nangako ang Diyos nung sumunod tayo. Nung pa lamang una, nung ibigay sa atin ito. Kaya nga po yung pagmumurmur, contagious yan. Ano nangyari sa mga taong nagmumurmur? Ano mga taong nangyari sa mga taong nagre-reklamo? Hindi sila nakarating sa kailan. Hindi sila nakarating sa lupang pangako. Namatay sila literally. Namatay sila, walang nakapunta roon kundi si Caleb and Joshua. Ayoko pong mangyari sa mga kasama natin nung una pa lamang dito na literally mamatay bago makita ang promised land. Bago mangyari na ito ay talagang atin na. Ayoko nang literally may mamatay o hindi makasama sa napakagandang destiny na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Do not murmur. Alam niyo pa ba kung ano tawag ng Diyos sa mga taong nagre-reklamo, mga murmur? God call, ano sabi ng Numbers chapter 14 verse 27? God call all those murmured against Him as an evil congregation. Anong sabi? How long shall I bear with this evil congregation who complain against me? Ito yung mga taong nagsasalita behind the back ni Moses. Wala namang gagawin si Moses eh. Uy, wala namang gagawin yung leader natin, pastor. Don't do that. I warn you. You will not enter Canaan. You will die bago ka makapasok sa pangako ng Diyos. Huwag natin pag-uusapan yan. Do not talk behind the back. Yun ang nangyari kay Moses. Sa mga Israelita, hindi sila nakapasok. Namatay sila sa ilang. Kasi hindi sila nagtiwala. Amen? Mag-isa leader nila, hindi sila nagtiwala. Ang mahalaga, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Because murmuring is the opposite of praise. Hindi po pwede. Kinakailangan tayo, sama-sama tayo. Nagkakaisa. Amen? Kasi nga, yung murmuring is contagious. Hindi po pwede bulong-bulungan. Eh, hindi natin kaya yan. Hindi natin kaya yan. Nakakahawa yan. Ang mahalaga, hindi natin nakikita yung kaliitan natin. Ang nakita natin yung kalakihan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
refusal to praise will result in barrenness. Refusal to praise will result in barrenness. Ang story sa 2 Samuel chapter 6, 20 to 23. Story ni David and Michal. No? Ano sabi? Then David returned to bless his household, and Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, "How glorious was the king of Israel today, uncovering himself today in the eyes of the maids of his servant, as one of the base fellow shamelessly uncovers himself." So David said to Michal, "It was before the Lord who chose me instead of your father and all his household and all his house to appoint me ruler over the people of the Lord, over Israel. Therefore, I will play music before the Lord. And I will be even more undignified than this. I will be humble in my own sight, but as for the maidservant of whom you have spoken, by them I will be held in honor." So, therefore, Michal, the daughter of Saul, had no children to the day of her death. So we learn from the story in 2 Samuel chapter 6 that David was dancing before the Lord and praising Him. Sumayaw si David. Nakahubad niya si David, paikot-ikot, nagsasayaw si David. Michal, his wife, saw David and she despised him in her heart. Tinuya siya. And what was the result of Michal's attitude? Ano nangyari kay Michal? Ano sabi? Therefore, Michal, the daughter of Saul, had no children to the day of her death. Michal was barren from the time until her death. Do you want to be barren? No. Then refuse to praise God and despise those who are praising Him. Do you want to be fruitful and have many children in the Lord? Amen. Then praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Kung gusto natin na magbunga ang buhay natin, marami tayong anak sa Panginoon, purihin natin ang Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Ugaliin natin ang pagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga, ano pa? Number 8? Worship God in spirit and truth. Worship God in spirit and truth. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Pagsamba sa espiritu at katotohanan, napaka-importante sa sambahin natin. So ang sabi ng John chapter 4 verse 23, "But the hour is coming, and now is, when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such to worship Him." So how do we worship in spirit? Paano po tayo sasamba sa espiritu? Paano natin utusan yung ating espiritu? Hindi yung spirit natin. How do we worship in spirit? So the person who will worship must be first be born of the spirit. Kailangan siya ipinanganak sa espiritu. What does this mean? He must first be a believer. Kinakailangan si believer ng ating Panginoon. In other words, he must have received Jesus as his Lord and Savior. He must be born again. Ang makakapag-worship lang, ang makakapagpupuri lamang sa Diyos ay yung tumanggap kay Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay, na born again. Na born again. When this happened, he is born of the Spirit. Therefore, an unbeliever cannot worship God in spirit because he is not born of the Spirit. Hindi ka makapag-worship sa Espiritu, sa Diyos, kung hindi ka na born again. Kasi ang sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, kinakailangan ikaw ay merong relasyon sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga po, ang unbeliever, hindi siya po pwede makapag-worship, makasamba, makapag-awit ng papuri sa Diyos sapagkat ang awitan mo ay si Lord Jesus. Amen! Hallelujah! Besides being born of the Spirit, the believer must also be led by the Spirit. You are led by the Spirit. Pinangungunahan ka ng Espiritu sa inyong pagsamba. Hallelujah! Napaka-importante. How do we worship in truth? How do we worship in truth? Paano po tayo sasamba sa katotohanan? Is truth. Ang salita mo ay katotohanan. Sasamba tayo sa katotohanan. This means that the Word of God is truth. So in order to worship God in truth, then must worship God according
to His word. According to His word, maralaman natin yung pag-ibig ng Diyos. Yung mahal tayo ng Diyos. In spirit, the worshiper must first be born of the Spirit. Hallelujah, kinakailangan ka na born again. So in truth, the worshiper must worship God according to His word. Kailangan nasa puso mo ang salita ng Diyos. Kaya po napaka-importante, mga magulang at mga kapatid, alamin natin ang katotohanan ng sabi ni Lord Jesus, you shall know the truth and the truth shall set you free. Kinakailangan malaman natin ang tunay na pagsamba sa Diyos. Kailangan natin malaman kung anong tunay na pagpupuri sa Diyos. Amen? Tumayo po tayong lahat sa umaga po ito. Hallelujah. Umawi tayo ng papuri sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Alam po natin ang presensya ni Lord na narito sa oras po ito. Hallelujah. 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 Pagsamba at pagpuri sa Diyos. Sa oras pong ito, even yung mga kasama natin sa online service ngayong umaga, kung gusto mo talagang sumamba at magpuri sa Diyos, subalit wala ka pang relasyon sa Kanya, imposible na masamba mo siya sa Espiritu at katotohanan. Ang mahalaga, matanggap mo muna siya sa iyong puso bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Tanggapin mo si Lord Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay sa oras na ito at walang hadlang sa iyong pagpupuri. At pag ikaw ay nagpuri sa Diyos, bababa ang kanyang presensya. Sa oras pong ito, if you want to receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of your life, you know, the first thing you need to do is recognize that you are a sinner. Without Christ, we are all slaves to sin and under the sentence of death. No matter how good or moral someone might be, no one is worthy for what God has done by sending His Son Jesus Christ. According to Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Second thing you need to do, believe on the Lord Jesus Christ. Believe that He is who said He is the Son of God, who chose to die in your place to take away your sin penalty so that you could live forever. According to Romans 5:8, but God demonstrated His own love toward us. While we were still sinners, Christ died for us. Third thing you need to do, open your heart to Jesus as Lord and Savior of your life. According to Revelation 3:20, Jesus said, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Last thing you need to do, repent of your sin. Believe in Christ, turn away from your sin and turn to God. So at this point of time, if you want to receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of your life, or if you already received Him, you can rededicate and surrender your life to Jesus. Follow me with this simple prayer. Lord Jesus, have mercy on me. I am a sinner. Forgive me for all my sins. Cleanse me with your precious blood shed in Calvary. I believe you. You are the begotten Son of the living God. You died on the cross for the forgiveness of my sin. I believe in my heart. You rose up from the dead. You are alive. Lord Jesus, forgive me. Come into my heart. Be my Lord. Be my God. Be my Savior.
Be my healer. Be my deliverer. Thank you, Lord Jesus. Fill me with your Holy Spirit. Fill me with your holiness, with your righteousness, with your love, with your wisdom, with your power. Help me to live this life according to your perfect will. Thank you, Lord Jesus. I am saved. I am now a child of the living God. I am born again. I am a citizen of heaven. I will serve you, Lord, as long as I live. Thank you, Lord Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise God. You may be seated for a while. God is good.